Hi mga boss, so kumusta kayo dyan? Bali nga ngayong araw guys, wala tayong PELD kasi gagawa muna tayo ng project. So hindi tayo makapag-PELD kasi itong nagamit namin na ano na PCP pump, bali nasira. So shoutout pala kay Pareng Ray Consalanso, sa kanya itong PCP pump eh. Re-repair lang natin kasi yung diferensya niya guys is ano, pag kailangan. Pag nag-pump ka, halimbawa ganun, ipahatakin mo, pag-push mo ganun. So, babalik siya. Babalik siya. So, hindi niya mapapasok yung hangin sa loob ng, ano natin, ng, hindi niya mapapasok dito yung hangin. Bali, parang may pumipigil sa kanya. Bali, ito guys, tingnan nyo yung gauge. Yan. So, yung gauge is, tikla nga. Hello, ano siya? Yan. Kita nyo guys, yung gauge. So, bali, mula sa zero, yung yellow mula sa 0 hanggang sa 1500 red, tapos yung yellow green hanggang sa red is 3000 yata. Yan 3000 hanggang sa red, hanggang sa 6000 na yan na PSI. So yan guys, bali yung na-try natin kahapon ha, mula lang siya sa ito guys, oh 0 0 mula hanggang dito lang siya sa 500, dyan sa gitna 500, yung unang may ano buwit 500 lang, so hindi siya makakapak. So 1000 kasi masyadong matigas na guys. So yung duda natin is ano, may one way valve siya sa loob eh. So try natin kung dyan yung sira or di kaya sa loob, kasi may sa loob mayroon siyang parang rad na ganito, may butas, tapos may rad pa na maliit sa loob na may ano, may o-ring. So depende rin, baka doon yung sira. So, bali first time natin mag-backlash nitong PCP pump. Pagpasensya nyo na guys kasi hindi pa natin kabisado yung mga parts nito. Pero try natin ayusin para makita nyo rin kung paano mag-repair ng PCP pump. So, yan guys. Steady lang kayo dyan guys. Start tayo. So, bali yung una natin gagawin is dito tayo guys sa baba ng side, sa base nya. Ito, ewan ko anong tawag dito, basta yan sa baba. So tatanggalin natin to guys. Bali may tools to eh, may tools, kaso nandun sa loob ng bag ko, so hirapan ako magganap. So ito na lang, okay rin naman to eh, adjustable wrench. So ingatan nyo guys ha, kasi delikado to, pag baka pag ikot nyo maano to, sisira yung ano natin, yung sa gauge nya. Yan. So, ito, tinanggalan natin. Yan. So, tingnan nyo sa loob, baka may laman na ano, mahulog. Ah, wala akong laman na mahulog. So, ito. Tingnan nyo guys. Yan, oh. Bali, andito yung one-way valve nya. Yan. So, bago natin ito matanggal, guys, maglalagay tayo ng karton dito kasi dito natin lalagay yung mga ano niya, yung parts. So maglagay kayo ng sapin sa inyong harapan kasi diyan natin iano yung ano niya eh, yung mga parts na baka mahulog. Ngayon ito gagamitin natin yung mga ginawa nating ano, tools, improvise lang. And guys, tingnan niyo mabuti ah. Oh, yan. So medyo pag nagbaklas kayo nito, hawakan niyo kasi may spring dito sa loob, baka gulpi magano siya, tumalsik yan, oh. Yan, so may o-ring siya. Yan, marami ang duming o-ring, oh. Ay, la. Ito guys, yung sa loob niya, oh. Parang ano, lock. Tapos itong o-ring. Yan, linisin niyo bago niya isoli mamaya. Tapos ito na yung one-wheel valve niya sa loob, la. Matigas na to, ah. Yan. Ito yung one-way valve niya. Tingnan niyo, yan, oh. May ano siya, parang maraming dumi. So pero hindi to sira guys, may rumi lang. So walang diferensya guys. So hindi dito yung sira niya, hindi dito yung diferensya niya, hindi sa one way valve. So nasa loob, susuli natin yung one way valve niya. Ito kasi wala naman tong diferensya eh. So yan, susuli natin guys, susuli natin ang one way valve niya. Yan guys, oh. Ay sus, oh sus, okay. Umulo guys,
Tada ako dun ah. Ingatan nyo mabuti yung ano guys ah. Itong ano nya, yung lock kasi matalsik to eh. Tatan nyo lang ng konti, tapos okay na yan. Yan, so next natin gagawin is ito. Bali ito, tingnan nyo may ano, ito po eh, may ano po sa loob to eh. May parang thread, so ganyan nyo lang yan. Ikutin nyo lang. Tapos, yan. Atake nyo lang na palabas. Yan oh, yan. So, tapos may pin dito. Bali, tatanggalin natin yung pin nyo, may pin dyan. So, tatanggalin natin. So, ganyan na nyo lang. Tapos, ito, lambre. Yan, so, tutusukan natin dito. Yan. Yan, nahulog yung pin. So, tanggal. Ito yung pin, oh. Yan. So, ito is, yan, may ano dito, oh. May, kita nyo to? Lock. So, tatanggalin natin, guys. Yung lock nyo. So, yan ang lock nya, so tinanggal natin. Bali ito guys, okay lang na magkabaliktad kasi isa lang yung thread nila eh. Yun ang yung thread nila tsaka sa kabila isa lang, so mas mabuti pa rin yung isulit nyo nung naka ano nung position nya, pero okay lang kahit magka ano kayo magkabaliktad kasi parehas lang yung thread. Yan guys oh, ito tatanggalin natin to guys. So, yung style dito, para, ang technique dito guys, para matanggal is, dito, lalagay kayo ng, ito. Yan, ganyan nyo lang yung dulo, lalagyan nyo ng adjustable wrench. Yan, tapos, dito sa kabila, ito nyo may butas, dalawa. Yan, may butas na dalawa. So, maglagay kayo ng kahit na, ito, maglagay kayo ng nut, ng nut bolt yan, para hindi siya umikot. So, tapos, pwede rin na kamayin nyo lang, pero mas mabuti gamitan nyo ng ano, ito. Pero huwag nyo pirasahin guys, kasi magagasgas yung ano eh. Guys, oh, yan. Ganyan nyo lang guys. Yan. So, pag ma, pag kuna siya guys, pwede nang kamayin. Kasi kuna siya, ano na siya, medyo pwede siyang, medyo, ano na siya, pwede nang kamayin kasi, hindi na siya matigas. So, ayan guys, oh. Yan, so yan oh. Yan guys, tingnan nyo mabuti. Buksan natin yan. So yan, kita nyo. Yan. So bali ito, hatake natin. Ay, alam ko na guys kung bakit tumitigas siya. Kasi ito, ito na lang yung natira. So meron siyang parang ano sa loob. Parang maliit na na ganito kahaba oh, na parang valve rin. Pero may ano siya, may gasket. May o-ring. So, kukunin natin. Naiwan pala. So, yun yung diferensya niya, guys. Lang. Yan na, oh. Ito, naiwan. Kaya pala, matigas siya. Kasi ito, naiwan, guys, oh. Yan, naiwan siya. Kaya siya matigas. So, susulit natin mamaya. Yan pala yung sira niya, guys. Naiwan. Parang natanggal siya dito sa pagka, ano niya. Pag, dito siya, naka, tag nito, naka ano sa dito, naka dito siya, naka-attach. Yan, so ganyan siya. So, babalik natin mamaya. So, ito guys, so, bali, natanggalan natin siya sa, dito sa loob. So, yan o, may thread sa loob guys, yan, may thread. Ganyan siya sa loob, naka-thread. So, yan guys. So, bali, ito, ingatan nyo to guys kasi may laman tong tubig sa loob eh. Tubig o coolant. Coolant guys. Kasi alam nyo yung purpose ng coolant sa loob. Nandito to parang cooling system niya para hindi siya madaling mag-overheat. Hindi masunog yung mga o-ring sa loob. Kaya kinalagyan sa loob ng tubig. Yung iba nilalagay coolant. So pwede rin yung coolant na sa mga sasakyan. Yun. Kasi ano yun eh, para sa hindi mag-overheat yung radiator ng sasakyan, pwede rin yung lagay dito. So, yung sa ating kasi ngayon guys, hindi ako nakabili ng coolant. So, bali, pakita ko lang sa inyo kung paano to lagyan ng tubig.
So, yan. So, bali, tubig na muna ilalagay natin. Bali, next. Papalitan ko lang ito pag nakabili na ako ng kulang. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ito may basa ako ng laman. So, ito yung laman niya, tubig. Ano? Yan. So, bali, kita nyo. So, kalating basa lang yung laman niya. So, bali, papalitan natin ng bagong tubig. So, yan guys. Oh. So, ipapasok natin sa... So, tinanggal ko na yun sa dito sa ilalim na side. So, ipapasok na natin siya. Tapos, bali, maglagay kayo ng tubig hanggang dito sa taas. Pero mag-iwan kayo ng mga 1 cm dito, mga ganyan. Mag-iwan kayo dito banda. Yan, kasi ipapasok pa natin itong ano eh. Itong parang ano niya. Yan, dito. So, kailangan nyo mag-iwan ng 1 cm. Huwag nyo ipunuin dito kasi hindi nyo na ito makapasok eh. So, yan. Ito, may bago akong tubig. Yan. So, pag naglagay kayo, ano nyo lang, estimate nyo lang na hanggang dito may matira na 1 cm. So, yan guys. Tamang-tama. So, nag-iwan lang ako ng 1 cm na kasya, makakasya to. So, ito guys. So, nakakuha tayo ng grasa. Yan. So, ilalagay natin dito guys sa ano natin. So, importante ito guys eh. At maliit lang na grasa guys. Basta meron lang kayong ilalagay. So, yan guys. Nilagyan ko na ng grasa. O, yan. So, ipapasok natin dito sa loob. Tapos. So, yan guys. Bali, nilagyan na natin ng grasa sa loob. Tapos, ito. Nilagyan ko na rin ng grasa. So, ito na guys, ha. Pasok na natin siya. Ayan. Para pumasok. Guys, so nalagay na natin guys, so ipapasok natin dito sa loob. Okay, guys, so na so ito susulit natin ulit, so ikakapit nyo lang tapos ipasok nyo lang yung pin. Tapos yun na, ayan o, malakas na yung bigay ng hangin isa o, ayan 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 guys, pasok natin. Yan. Ganyan lang guys. Tapos. Ano? Open siya. Ano? Yan. Malakas yung bigyan ng hangin guys. So, ititesting natin. Patingin na zero. Yan zero guys. So, ititesting natin kung ilan yung kung kaya niyang ipasok dito sa aking ano, sa sigututan ko. Ayan guys, nilagyan ko na ito ng ano, makaraan natin dalawa na bibigs. So, hindi pa ako naka-order sa Lazada kasi wala pang shipment ngayon eh. So, ayan guys, oh. So, ayan guys, i-testing natin. So, ayan guys, oh, zero. Ayan, zero. So, i-testing natin. Kung okay siya. Ayan guys, oh.
bali lapit na siya mag 1.5. So ayan guys, ano, dapat ng 1.5. So ayan guys, tingnan nyo, inabot ko yung 1.5. So ano yung ano natin, bago nyo tanggalin guys, i-ano nyo muna, higpitan nyo ito tapos release nyo yung hangin. Guys, so bali hindi siya masyadong mainit guys, kasi nung kanina nung binaklas natin siya, kalate na lang yung tubig niya sa loob, so mabilis siyang uminit pag naka 1.5 tayo. So ngayon, no, parang hindi pa uminit. Yan, mabilis na lang yung 1.5 natin, ha. So ito, testing natin to guys, kung okay yung ano niya. Ito na lang guys, testing natin sa parating may hangin. Ah, wala, walang hangin guys. So, lagyan natin. Yan. Yan, lakas mo lang guys, lakas. Yan, lakas guys. Yan, tinig nyo. Grabe kalakas guys. Yan, lakas. Yan. So okay guys, so yan mga boss, bali na perfect na naman yung ginawa natin. So kaso medyo nahirapan tayo kasi wala pa ako ng grasa eh. So maganda yung ano niya, performance. Bali okay na siya. So ayun guys, bali maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video ko guys, sa mga nag-subscribe. So thank you sa inyo guys. Ay, maraming maraming salamat ulit. Saka ingat kayo guys. God bless. Good luck.